Good morning. Matagal din ako hindi nag-ano eh. Kasi, you know, na medyo parang nabubuisit lang ako dito sa mga, alam na, yung mga Talino Warriors. Kumisa kasi wala na sila sa, ano eh, sa dis, yung sinasabi nila na ipinaglalaban nila na tama at dapat. Okay lang naman sana kung makikipag-diskusyon sila nang naaayon sa tamang diskusyon. Ang problema kasi ano, ito panawagan ko yung Mr. Senator Bongbong Marcos. Itong mga ako ina-assume ko na tauhan mo to si Balikoo kasi hindi ka kumikibo. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, bakit hindi mo pinipigil itong taong ito? Tingnan mo ang pinagagawa nito sa mga OFW at sa ibang mga tao na wala namang kinamalayan sa paniniwala nila at paniniwala ng mga tauhan mo na sinasabi mo. Kaya ako ina-assume na tauhan mo kasi ginagamit talaga yung pangalan mo eh. At hindi ka kumikibo, hindi mo sila pinipigil. Eh, tama ba to, Mr. Bongbong Marcos, na yung mga tauhan mo, eh, pagsasabihan kami ng abnoy, tanga, bobo, mamatay na sana kami, mga butante mo kami, Mr. Bongbong Marcos. Ako ayaw sana kitang anuhin, ayaw sana kitang anuhin. Unang-una, matagal ko nang sinasabi sa'yo na ako yung butante mo. Butante mo talaga ako. At ako'y tagahanga ng kapatid mo. Maski na sa'yo, tagahanga mo. Pero sa ginagawa nitong mga tauhan mo, hindi kami natatakot dito eh. Maski naman kanino, hindi kami natatakot. Dahil kami, ang sinasabi namin is yung paniniwala lang namin. Wala kaming sinasaktan tao. Kaya kahit kanino, hindi kami natatakot. Ang sinasabi ko lang dito, ikaw ay politikong tao. Lalo ka na Miss Amy Marcos. Isa kang senadora sa panahon na ito. At dala-dala nitong si Balikoo yung pangalan ng kapatid mo na BBM. Lagi niyang binabanggit, hindi naman niya maikakailangan, binabanggit niya lagi yan. Ang sinasabi ko dito, bakit hindi niyo pinipigil itong mga taong ito na kami? Pinaniniwalaan lang kami nang naaayon sa kagustuhan namin. Bakit kami pagsasabihan ng ganito at aalipustain kami ng ganito, lalong-lalo na kaming mga OFW at yung mahihirap na natulungan, itong si Francis Leo Marcos, wala naman kaming pakialam. Kung ayaw nyo sa pangalang Francis Leo Marcos o hindi nyo sa kamag-anak o ano, ang sinasabi ko dito, ba hindi na tama yung ginagawa ng mga tauhan nyo? Ito ba'y alam nyo o hindi? Eh, tingin ko alam nyo ito eh. Bakit ganon? Bakit hindi mo pigilan ito? Lalo ka na Mr. Bongbong Marcos. That isa kang politikong tao at ikaw ay ang lagi nyo sinasabi ay kayo para sa tao at sa mga hihirap. Hayan, anong ginagawa nila sa amin? Lalo na kami, mga OFW. Kung alipustain kami at pagtawanan kami, alam mo ito, magta-transform to sa eleksyon, Mr. Bongbong Marcos, maniwala. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Ako, hindi kita pinagbibintangan na ikaw ay kasamahan ng mga ito. Maaaring hindi mo alam. Ina-assume ko na hindi mo alam ang tungkol kay Francis Leo Marcos. Paniniwalaan kita dyan. Kaya lang, hindi ko lang matanggap sa sarili ko. At siguro, yung karamihan ng mga OFW, yung pagmumurahin kami ng mga tauhan mo. Tapos hindi ka kumikibo. Hindi kita maintindihan, Mr. Bongbong Marcos at Miss Amy Marcos. Kung bakit tinotolerate nyo ito sila Balikoo, sila Takero, lahat ng mga Talino Warriors. Hindi ko alam kung bakit nyo tinotolerate ito. Imposible, hindi nyo alam to eh. Hindi na maganda. Dahil hindi ba sila mananagot sa batas, eh pwede na kaming alipustain. Ganun ba? Dahil hindi sila pwedeng parusahan, abuti ng kamay ng batas dahil sa alam mo, hindi nga sila aabuti ng kamay ng batas. Pero kayo, aabutin kayo ng kamay namin sa pamamagitan ng pagboto. Kung nakaiwas kayo sa kamay ng batas,
sa kamay ng tao, sa pamamagitan ng pagboboto, hindi kayo makakaiwas na abutin kayo. Mr. Bongbong Marcos, maniwala ka sa akin. Sobrang na to eh. Sobrang na yung ginagawa ng mga tauhan mo eh. Hindi ko alam kung alam mo itong ginagawa, kung may alam ka dito, ano eh. Eh bakit hindi mo ma... hindi ko papayag na alipostain lang ako ng mga loko-loko na to, na wala namang naitulong sa amin. Kami, nakakatulong kami sa gobyerno, hindi kami nanunumbat. Kaya lang, bilang proteksyon, bilang isang senador, Miss Amy Marcos, at bilang naging dating senador, Mr. Bongbong Marcos, at may plano ka pa sigurong kumandidato, itong mga tauhan mo, aba, pigilin mo, at kung hindi mo kayang pigilin, eh kami pipigil sa inyo sa pagdating ng eleksyon. Aba, hindi na maganda eh. Hindi maganda yung ginagawa. Mo kami sasabihan niya kami ng abnoy, bobo, tanga, mamatay na sana yung mga... Eh, diskusyon lang to eh. Ngayon, kung meron kayo, hindi ko sinasabing ano, kung meron kayong agenda, Mr. Bongbong Marcos, about FLM, wala kami pakialam doon. Hindi kita pinagbibintangan, nag-ano lang ako, base dito sa mga tauhan mo. Hindi ko sinasabi na may kinalaman ka dito. Kaya ako lang binabanggit yung pangalan mo, kasi binabanggit nila yung pangalan mo eh. Bakit ka ganon, Mr. Bongbong Marcos? Miss Amy Marcos? Bakit ayaw mo, ba't ayaw niyong proteksyonan yung mga tao na sinasabi niyo pag-eleksyon ay tutulungan niyo? Anong dahilan niyo? Lalong-lalo ka na, Miss Amy Marcos, ikaw ay isang sitting senator. May obligasyon ka na protektahan ang mga mamamayan. Hindi dahil hindi sila aabuti ng mananagot sa batas na hindi mo na sila sasawayin. Unang-una, tauhan nyo sila. Tauhan nyo to. Pag magpapa-interview kayo, nakakasagot kayo. Pero pag kaya alipustain kami, nakatahimik kayo. Ano akala nyo sa amin? Tanga? Hindi kami tanga, Mr. Bongbong Marcos, Miss Amy Marcos. Nakakapikon eh. Isipin mong pagsasabihan kami ng abnoy, bobotang at saka kami pagtatawanan. Hindi ito titigil. Alam mo, di na sinusunog. Ayoko na lang magsalita eh. Kasi, pero sinasabi ko lang to dahil yung mga pinagagagawa nito ay parang sa tingin ko ay sa inyo puputok eh. Napakalalakas ng loob nitong magsasalita eh. Isipin mo, lalaitin kami. Anong kinamalayan namin sa pinaglalaban nyo? Eh meron din kami sariling prinsipyo. Ba't kailangan ba yung prinsipyo nyo, Mr. Bongbong Marcos, Miss Amy Marcos, at yung mga tauhan mo, eh kailangan ba hindi ng prinsipyo namin? Nasa demokrasyang bansa tayo. Grabe na yung ginagawa ng mga tauhan mo. Baka hindi mo naintindihan. Ito, pag hindi mo pinigil to, maniwala kayo sa akin. Hindi kami magagalit, hindi kami mag-ano. Pero tinitiyak ko siya, pagdating ng eleksyon, at total, yan naman ang laging binabanggit ni J.R. Balico, na parang ikinakampanya ka pa at nagyayabang, na may malang IME, DBM, eh bakit? Yung bang boto nila at boto namin, mas marami ba boto nila kaysa boto namin? Hindi ko ala akong inaano dito, ala akong inaano kung Tagalog ka ba, Ilonggo, Ilocano. Ang inaano ko dito, yung kawalanghiyaan ng mga bibig nitong mga tauhan mo. Walang sino man ang pwedeng manlait sa kapwa niya. Lalong-lalo na kung wala naman ginagawang masama sa kanila. Bakit mo hinahayaan, Mr. Bongbong Marcos? Ano ba ang dahilan mo? Alam mo, kumisa, nagdududa na kami sa iyo eh. Hindi ka kumikibo eh.
pag magpapa-interview ka, nakatatawa-tawa. Eh, okay lang na maitanggi nyo. Wala lang, hindi ko kino-question yung pagtanggi nyo about FLM Marcos. Karapatan nyo yan. Pero, yung mga tauhan mo, walang karapatan na kami ay pagsabihan ng masama. Tapos po, forma-forma pa na akala mo napakagagaling. Abusado eh. Hindi mo ba napapanood yung mga pinagsasabi nito, Mr. Bongbong Marcos? Hindi ako nag-aaral sa'yo, Mr. Bongbong Marcos, pero tandaan mo, napakarami ng galit. Nata, OFW, wag na yung mga ordin... Eh, tauhan mo yung mga ito eh. Bakit hindi mo disiplinahin? Pag ito hindi mo dinisiplina, ina-assume namin na alam mo yung ginagawa nito. Eh, kumisang nga, kulang na lang sabihin yung mga ito. Ikaw nag-utos eh. Kulang na lang sabihin nila yun. Lalo na si Balikao. Eh, makikita mo naman sa galaw niya eh. Mumurahin ng mumurahin yung tao, sabay suot si damit mo. Eh, ano ibig sabihin nun? Eh, bahala ka, Mr. Senator Bongbong Marcos. Hindi ka, sinasabi ko sa'yo, mababawasan ka dito, hindi ka madadagdagan. Kung ano man ang ambisyon mo sa politika, ayusin mo yung mga tauhan mo. Hindi ko sinabing tanggalin mo, pero pigilin mo. Patahimikin mo. Mga masyado ng ano eh, lapastangan eh. Eh, wala nang sinisino, lalo na to itong dalawang to, si Balikao at si Takero. Eh, isipin mo nga eh, matatanda, minumura nito, matatandang babae. Isipin mo si Winnie Munso Palma, eh. Si Winnie Munso de sabihan niya ng bobo at tanga, eh, halos lola niya. Ganun kalapastangan yung mga tauhan mo eh. Eh, lalo na to si Balikao. Ano ba gusto mong palabasin dito, Mr. Bongbong Marcos, hindi mo alam. Eh, napakatalino, imposible. Napakarami mong tauhan na nagmo-monitor sa mga ganyan sitwasyon. Imposible na hindi mo alam. Eh, bahala ka. Tuloy-tuloy mo lang yan, Mr. Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy mo lang. Kung hindi man kami makadepensa sa mga bibig nitong mga tauhan mong napakasasalahula, sinasabi ko sa iyo, pagdating ng eleksyon, pagdating ng eleksyon, Mr. Bongbong Marcos, sigurado ako mawawalan ka. Eh magsama kayo ni Balikao sa kanila Takero. Huwag nyo kaming idamay kung ano man ang agenda nyo sa buhay nyo. Yung paniniwala namin, yung paniniwala nyo. Pero, huwag kami ang lapastanganin nyo. May pamamaraan kami para makalaban sa inyo at iyon ay pagdating ng eleksyon. Tandaan niya, Mr. Bongbong Marcos. Miss Amy Marcos. Ikaw, Miss Amy Marcos. Hindi ka naka 6 years ang termino mo eh. Maaaring makalusot ka pa yung kapatid mo, sigurado. Butante niyo ako. Marami kaming butante niyo na nagawala ng gana sa inyo dahil dito. Sa mga talino-walos nito, sa pamumuno, ni Balikao. Eh, sino ba yung lintik na yan? Kung ayaw mong pigilin, eh, di huwag mong pigilin. Bahala ka. Huwag nyo kami isama sa ano. Huwag nyo kami isama sa mga agenda nyo. Mumurahin nyo kami, sasabihan nyo kami na abnoy, tanga, bobo. Tangin. Hindi, maganda yan eh.